Magandang hapon po sa inyo mga kaagapay. Nalulungkot po ako na hanggang ngayon sa kabila po ng mga pagsisikap natin na makapagbigay po ng pre-departure orientation seminars online at maging sa pagbibigay ko ng PIDOS nung ako'y nasa Manila doon sa opisina ng OWA, meron pa rin talagang hindi kinakaya talaga na nagkakaroon ng homesickness ng mga kababayan natin na pupunta sa ibang bansa. Itong video po na ito na aking ipalalabas sa inyo ngayon pagkatapos ng aking pagsasalita, ito po yung isa sa mga kababayan natin na nagpunta dito sa para magtrabaho bilang kasambahay at eksaktong naka-attend ng pre-departure orientation seminar kung saan ako yung nagbigay ng isa sa mga modules noong time na sa Pilipinas ako. Malinaw yung sinasabi ko sa kanila na kung hindi nyo kakayanin, huwag na kayong tumuloy mag-abroad. Pero lahat sila, sinasabi nila, kakayanin para sa anak. Daling araw, hindi po ako napatulog ng isang kabayan natin na talagang walang hinto sa kanyang pagtawag. At pagpapadala ng video na umiiyak siya at nagmamakaawa na siya ay pauwiin dahil siya ay hindi niya kinakaya ang homesick. Gulat, dahil karating niya lang itong August 12. Ilang araw pa lang ngayon, 4 na araw pa lang. Pero bumibigay na siya sa kanyang problema. Naroon siyang sinasabi, may mga bumubulong sa kanya at merong tumutulong dugo daw sa kanya. Ito isang senyalis ng isang tao ay nakakaramdam ng homesick at nakakaisip ng kung ano-ano. Kanina, kausap ko siya at talagang nagmamakaawa sa akin na siya ay pauwiin. At nasabi nga niya na isa siya sa mga nakapakinig ng aking module nung ako'y nagbigay ng PIDOS sa OWA. Kaya nagutak sa kanya. Sabi ko, di ba ate, tinatanong ko naman lahat kayo tuwing magpipidos ako, nabibigay ako ng PIDOS, kung kaya ba ninyo o hindi ang sagot ninyo kaya para sa mga anak. Pero ngayon, eto, andito ka ngayon at nagmamakaawa na umuwi. Sabi ko naman sa kanila, sa inyo, na hindi basta-basta magpauwi ng isang tao na nagkatrabaho bilang kasambahay sa Pilipinas dahil meron pong gastos yan. Sisingilin po kayo ng employer ninyo doon sa ginastos nila sa pagkuha sa inyo. Kaya sabi ko kay ate, kailangan po gawin ninyo unang-una tumawag po sa Panginoon. Magdasal po at ipaglabanan yung homesick na naramdaman. At naniniwala ko na kakayanin niya yan. Medyo nakinig naman sa akin kanina, sabi niya babalikan daw niya ako at tatawag daw siya uli. Yun ang pinaano ko sa kanya palagi. Tumawag sa Panginoon. Siya po magbibigay sa atin ng lakas ng loob para mapaglabanan ng homesick. Kaya sana panawagan ko sa mga homesick o na kababayan din na homesick. Actually, dalawa sila. Kanina madaling araw at pareho pang August 12 dumating ng Saudi Arabia. Magkakaiba lang sila ng klase ng pagsabi sa akin ng sila yung homesick. Yung isa ang nireklamo niya yung maraming trabaho at marami raw umubulong sa kanya. Isa naman, diretsyang sinabing hindi niya kaya yung homesickness. Kaya naiunawaan po natin ito, hindi po natin ito natatawa sa kahit sino man nakakaranas po ng homesickness. Pero ang akin lang po talaga, sana mapaglabanan po ninyo, tumawag po tayo sa Panginoon, ipagdasal po natin ang ating sarili na mapagtanggumpayan natin ang pagiging ang pagkatrabaho sa ibang bansa alang-alang sa ating pamilya. Ito po si Kaagapay Bong, sasabi po sa inyo na palagi lakas ng loob, tibay ng dibdib, panalangin sa Panginoon, siya po ang isang susi para po tayo magtagumpay sa ating balak o ating ginagawa pakikipagsapalaran bilang OFW sa ibang bansa. Magandang hapon po, maraming salamat. Aralating nyo lang ng August 12, ilang araw pa lang kayo dyan? 4 na araw pa lang kayo? Hindi ko po pala kaya, sir, buong sulungan nyo na ako. Mamamatay na po, please. Alam nyo mahirap ang homesick, bakit tumuloy pa kayo? Hindi ko po talaga alam, nagkayayan lang po kami, nagkabiglaan lang po naman din ako. Please na po, ma'am sir, po. Nagkayayaan? Sino ang nagkayayaan? Sir, po, please. Sino ang nagkayayaan? Pakisagot po ninyo yung tanong ko, ate. Sino po yung nagkayayaan? Aking kalibin. Kalibin mo? Tapos? Kasi po, aalis po siya, uwi na po kami mag-iwalay. Para bang hindi ko kaya, kaya pinag-abroad na lang ako nung nandito po ako, hindi ko po kaya. Diyos ko ate, alam mo ba kung ano yung pinasok mo? First time
first timer lang po ako, hindi ko alam. Tulungan niyo po ako. Pero po makakatulong sa akin. Ate, pera po ang kailangan diyan para kayo makauwi. Saan po kayo kukuha ng pera pambayad diyan sa employer mo? Hindi ko po alam. Ate, ako sa iyo paglabanan mo ng homesick. Normal lang 'yan sa isang tao na na-homesick. Ate, magdasal ka sa Panginoon. Alam kong kakayanin mo 'yan. Natural, normal lang 'yan. Bago ka pa lang, ate. Normal lang 'yan. Magdasal ka. Lakasan mo loob mo. Kayang-kaya niyan, ate. Ikaw pa. Malakas ka ang loob mo. Taga saan ka ba sa Pilipinas? Sa Batangas po. Nakita ko na po kayo nung nag-uwa ako sa Maynila. Nakita mo ako nung nag-uwa? Saan ka nag-attend? June 17, 19 batch ko po. Saan yun? Sa Intramuros o sa ano? Sa Pasay? Pasay. Oh, nakita mo, sinabi ko pa, nag-attend ka pa pala ng seminar sa akin. Oh, sumagot kayo lahat, kakayanin para sa pamilya, di ba? Atin naman, nakinig ka sa akin ng homesick, ng seminar noon. Tapos ngayon, ayan, pinaliwanag ko sa inyo, maigi yan eh. Ate, pera po ang kailangan natin. Saan tayo kukuha ng pera pambayad sa ano mo, sa employer mo? Di ba? Malinaw ang sinabi ko sa aking pagkasalita noon sa seminar sa inyo na pag homesick, mahirap umuwi dahil unang-una, maniningil ang employer ng bayad. Ipinaliwanag ko yan sa inyo. Isip ko, sabi niya nagsasabi na gusto ko tumalo. Oh, ate. Hindi ko kaya agad magawa ko po yun. Huwag mong gawin yun, ate. Labanan mo yung bumubulong sa isip mo. Hindi na po ako nakakatulog. Sa umpisa, talagang maninibago ka dahil yung bigla nagbago yung surrounding mo na naging nandiyan ka lang sa loob ng bahay. Kaya nag-iisip ka lang kung ano-ano. Pero labanan mo, ate, manalig ka, magdasal ka sa Panginoon, labanan mo yung homesick. Yan ang sinasabi ko, ate, nung una eh. Nung tinanong ko kayo eh, malinaw ang sagot nila sa akin, kakayanin po. Para sa pamilya, kakayanin. Tapos, biniro ko pa kayo, di ba? Binibiro ko pa kayo. Sabi ko, sigurado ba kayong kakayanin ninyo? Di ba, sinasabi ko, kakayanin ba ninyo? Iba ang trabaho sa abroad. Pag tumama ang homesick, talagang mahirap. Sabi nyo, kakayanin nyo. Bakit ngayon, ate, hindi mo kinakaya? Di sana hindi ka na tumuloy. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi ko po alam mahalan kung ano pangyari sa akin. Ate, maniwala ka sa akin, ate. Magdasal ka lang, ate. Pag ganyan nakakaramdam ka ng kung ano-ano, magdasal ka, ate. Hindi ko talaga kaya, babalikan ko po kayo. Sige lang, basta ate ha. Ako sa iyo, labanan mo, ate. Talagang sa umpisa lang yan, ate. Alam kong kakayanin mo. Isipin mo pa, kaya ka nandyan. Para sa mga anak, okay, nagkayayaan lang kayo, napilitan ka lang. Pero ate, dapat pangatawanan mo yung nangyayari sa iyo, yung napalitan ka. Pangatawanan mo, ate, ha? Smile ka lang, ate. Napaglabanan mo. Alam ko mga Batanggen niya matatapang. Ha? Ha? Okay, ate? O, sige, ate. Tawag ka lang sa akin, ate. Bibigyan kita at anuhan kita, ha? Okay? O, sige.